Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano magluluto ng they call it moringa depth soup or sopas na bingi ng moringa. Okay, ubusan na ako na naman Tagalog. Saglit. May misip ko saglit. Una, ipabukal nyo itong laya at kakamatis para lilingkas ba? Tirang kayata ka rin. Lilingkas yung lasa. Alright? Ang sangkap lang nito ay tatlo lang. Tatlong-tatlo lang. Kamatis, luya, at saka yung malunggay. Malungge. Okay? Ngayon, ayaw mo munang kumulo ng kumulo. Pagkatapos, kinakabit ko rin itong Maggi chicken flavor bouillon or whatever it is, parang bechen na rin ito. Di pa bukas, kaya buksan ko muna. Alright, napakadali nito at napakasarap. Bingi, that means it's no meat. Kasi pala, the word sa bumaklat, that means whenever you don't put a meat of pork, chicken, or a cow na napakalakas umiyak bago patayin, kaya bingi. Tahimik eh. Ngayon, ako'y lalako na itong mga bulong ng malunggay. Ayan o. Kasi hindi naman ako maselan dyan kasi nakakain din itong tangkay. Aba, tangkay. Medali ka. Oh, yan oh. Yan. Hindi yung metong-metong, matagal yun. Napakaluwat nun eh. Kaya kasi nakakain din yan, masustansya rin yan. In fact, ito rin ginagawan siya, ito. Pero hindi ko gagawin siya, sobra na ako sa malunggay. Ganyan lang mga kaibigan, ipause ko muna ha. Ayan ko muna ang kumulo, ng kumulo. Ipapinalize ko mamaya. Ngayon, ituloy na natin, ha? Bumukal na, mga 3 minuto ago. So, ngayon, ihimay. Wow, ihimay, ha? Itong mga malunggay. At saka pala, dakalan nyo ng ano ito, yung luya, okay? Yung ginger. Kasi, yung lasa ng laya, yung nagdadala ng sabaw na to na napakanyaman. Itong malunggay, masustansya to. Ito'y, you feel busog ka nito. Kahit nito lang kakainin mo. It fills you up, very nutritional. Maraming ginagawang maganda sa katawan nito. Hindi ko lang alam memory. Pero ganyan lang pagluluto itong malunggay sabaw ng bingi or sa buo maklak. Ayan, no? Napakabilis. Abang bubukal eh. Inihimay ko itong ano. Itong mga malunggay leaves. Tama ito sa akin, mga 2 meal na sabaw na to. Siyempre, merong main course. Pero napakasarap nito. Tandaan nyo to. Huwag nyo na sabihin, lagyan na sardinas. Dahil ito, by itself ito. Unique ang lasa, napakasarap. Galing kay Ate Charing of South Korea to. About 3 years ago, pinapanood ko na yun eh. Ang sarap talaga pala. Ever since then, ginagawa ko na to tuwing meron akong bulong ng malunggay. Ito, napakarami pala ito. Isang tangke lang nito, yung malaking tangke. Pero ganyan akong maghimay ng mga dahon dahil kinakain ko rin yan eh. Mahirap yung isa-isa. Abutin ka ng siyam-siyam. So, siguro hindi ko muna iaabi itong mga iba. Masyadong madakal itong ano, malunggay leaves. Ay, talaga pong napakanyaman nito. A brow pa, a style brow ito eh. Yung mga lutong Ilocano. Ayun, tama na muna yung malunggay. Mamaya na lang yun. Para, ayan, no? That's it. That's it, on!
Ngayon, siguro yung main course ko rito yung air fried chicken kahapon, tira. So yan na, tsaka kanin na kakaunti. That's it. That's part of my meal. See? Yung ding Maggie, siya na rin nagbigay ng alat eh. Supposedly, hindi maalat ito. I like it. Makapagkain ko ngayon, naalis ko na rin yung salty. But we still need sodium in our body, about 2,000 milligrams a day. So just watch your sodium intakes. Tsaka magkamasanayan mong hindi didinan ng salt ang mga luto. Ikaw na lang maglalagay. Napakasarap. Kaya pagka sa kumakain kami sa kilwal, labas, pagtikin ko ng mga luto nila, maalat, ayaw ko. Kaya papapalit ko. Sabi ko, remove the salt. Papalitan naman nila dito. Hindi, kindly remove them. Remove yung ayaw mo. Mas napakanyaman talaga. Makakalimutan mo yung... O ko ba? O sino makakalimutan mo? O sige, no? Isto na pa ito. Dahil makaba na itong video, eh. Sige, next time na lang. Bye-bye. Great day.